Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love 9 TV. Patalas sa 10. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano niyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Guhan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Sa mga naghahanap po ng isang property na malapit dito sa EDSA or sa East Avenue, ito na po yung hinahanap nyo. Ito pong bagong video presentation natin ay dito po sa Quezon City, kung saan may lot area po ito na 70 square meters at ang floor area is 250 square meters. Meron po itong 5 bedrooms, maid's room, 7 toilet and bath at powder room. Halos bago pa po ito at hindi pa natirhan. Naitayo po ito noong 2020. Kaya ito po'y ready for occupancy. Bali, apat na palapag po ito. O, 4-story. Meron na rin pong bakod at steel gate. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Ito pong steel gate ay quality din ang pagkagawa. At pagpasok niyo po, ito po yung entrada ng bahay. At dito naman po yung garahe. Meron din po itong tempered glass window. At ito pong main door ay solid wood nara. Ito pong security grill mula second floor hanggang fourth floor. Bagong gawa po yan at gumastos din si owner ng 250,000 para dun lang po. Napakaganda at napaka-elegante po ng disenyo nitong main door. At ito'y naka-European style retro door lock stainless steel. Nandito na po tayo sa loob. Ito po yung salas or living room. At ito pong natatanaw nyo na wooden glass door ay access po yan sa garahe. Napakaganda rin po nitong disenyo, itong main door kung saan meron po itong glass panel. At ito naman po yung tinutukoy ko sa inyo na tempered glass window. So naka-fix na po yan. At ito naman po yung sliding glass door na naka-wooden frame. Kung saan yan po yung access papunta dito sa covered car garage. Ito pong covered car garage ay naka-tile flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. Meron pong mga wall-mounted lamps at ito pong ceiling ay napakaganda rin ng disenyo. May pin lamps at quality din po ang pagkagawa nitong steel gate. Pasok po ulit tayo para check natin ibang parte ng bahay. Yan po yung stairs kung saan maganda rin ang disenyo nitong railing. At mula po dito, ito po naman yung side ng dining area. Kung saan sa dulo po nito ay yung formal kitchen. Ito po ulit yung dining area. At dito naman po ay merong understairs na powder room. Napakaganda po. Quality mga materyales na ginamit. Naka-tile bathroom wall. Meron pong malaking vanity mirror. At may LED lamps. Porcelain sink at meron pong faucet. Ito pong vanity mirror ay naka-wooden frame. At yan po ang anak ko. Labas po tayo. Check natin itong formal kitchen. Ito pong formal kitchen, napaganda rin po ng disenyo. Pati po combination ng color nitong kitchen wall. Napaka-elegante po. At meron din po itong wall-mounted modular cabinet. At meron na rin pong LED lamps. Naka-quartz kitchen countertop na rin po. At meron pong double stainless sink with faucet. Sa ilalim po nito, meron pong kitchen drawers at kitchen utensils storage. Dito naman po meron pong vanity mirror naka wooden frame.
At sa baba po nito, meron din pong wall-mounted drawers and cabinets. Meron pong access door dito at sa gilid po nito, meron pong glass block. At ito pong pintuan ay may mga disenyo na rin. Napakaganda po. Ito naman po yung dirty kitchen. At ito naman po yung garahe at sa dulo po yung steel gate kung saan naipakita ko na sa inyo kanina. At ito po yung sliding glass door sa may salas. So tunghayan nyo po ulit itong dirty kitchen. At ito pong hagdan ay papunta yan sa maid's room. Mamaya po, iikutan natin yan. Ito pong dirty kitchen ay maganda rin ang disenyo, pati itong mga wall-mounted cabinets. Then dito naman po, itong kitchen countertop ay maganda rin ang disenyo. Napaka-creative po or artistic ng disenyo ni owner. Even itong stairs, simple lang pero may dating. Kung mapapansin nyo po, kada kanto or parte nitong bahay ay may disenyo. Hindi lang po basta ginawa, kundi nilagyan din ng arte. O art, kumbaga. So, nandito po ulit tayo sa formal kitchen. Napakaganda po. At ito naman yung dining. Then sa dulo po yung salas or living room. Sa part ng sala po ay meron pong pin lamps. At yan po yung main door. Ito yung sliding door glass na naka-wooden frame. At ito naman po yung stairs kung saan ito'y napakaganda rin po ng disenyo nitong metal railing. Naka-solid wood nara na rin po itong staircase at handrail. Okay, akyat po tayo. Meron po ditong glass na railing at meron din pong staircase lamp. Hanggang dito po, itong staircase ay nara po yan. At pag akyat nyo po, napaganda rin ang disenyo nitong wall. So, nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung hallway, papunta naman sa first bedroom. Kung saan mapapansin nyo po, napakaganda rin ang disenyo. Even itong flooring, napaka-elegante, meron pong malaking window. Check po natin itong first bedroom dito sa second floor. Napakaganda po ng disenyo nitong wooden door. Even itong flooring, napaganda rin po. Napakalaki po ng espasyo. May pin lamps po ang ceiling. Napaka-aliwalas po. Quality po ang paggagawa. Pulidong pulido. Ito pong flooring ay naka-wooden tile design. At dito naman po yung corner glass window with aluminum frame na kung saan ito'y may natural ventilation at meron pong security grill. At yan po yung tinuturo ko sa inyo na from second floor to fourth floor na security grill na kakapagawa lang ni owner kung saan medyo malaki din ang nagastos. Meron pong glass door dito na wooden frame kung saan dito naman po yung maliit na balkonahe. Ito pong walling, napaganda rin po ng disenyo. Even itong wooden frame na glass door, napaka-elegante po. Okay, pasok po tayo para check natin itong kwarto. Tunghayan nyo po ulit, napakalaki po ng espasyo, kaya maaliwalas po. At syempre, yung pagka-finish, quality po. Meron po itong sariling toilet and bath, kung saan napaka-elegante rin ang disenyo. Meron po itong bathroom countertop, naka-tile bathroom wall. Meron din pong wardrobe. Ito pong bathroom countertop ay may drawer. Then meron pong quartz bathroom sink with faucet.
Ito naman po yung water closet or toilet bowl. At dito naman po yung shower enclosure. Ito pong shower enclosure ay from floor to ceiling din po itong tiled bathroom wall. At meron din po itong overhead shower. Okay, labas po tayo. At tunghayin nyo po ulit itong first bedroom dito sa second floor. So dito po sa ilalim ng hagdan, pwede pa itong lagyan ng storage. So depende po sa inyo once na na-acquire nyo ito. At ito naman po yung stairs na naka-wooden staircase at handrail. Akyat po tayo sa third floor. Meron po ditong staircase window, kaya maaliwalas din po. At nandito na po tayo sa third floor. Ito na po yung hallway papunta sa mga bedroom. Mapapansin nyo po, napakaliwalas din po. Napaganda ng disenyo, pati kombinasyon ng kulay. So kung ano po yung disenyo ng first bedroom na pintuan, ganun din po. Pati po itong flooring, naka-wooden tile design. Ganun din po sa dulo. Meron pong corner window glass. At meron din pong natural ventilation kung saan ito'y meron din pong security grill. So, same setup din po. Ang pagkakaiba lang, yung sa second floor ay glass door. Ito naman ay solid wood. Pero dito po sa gilid ay naka-corner glass. Same size lang din po nung balkonahe ng first bedroom. At ganun din po, naka-brick stone design itong wall. Pasok po tayo para check natin itong kwarto. So napakaganda po, napakaliwalas. May mga pin lamps, pulidong pagkapintura. At meron din po itong sariling toilet and bath. Meron din po itong bathroom countertop. Maayos naman ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall. Meron din pong wall-mounted cabinet. At shower enclosure. Meron din pong overhead shower, then naka-tile bathroom wall. Mapapansin niyo po, hindi po tinipid itong pagkagawa ng bahay. Gawa ng ito'y dapat titirhan ni owner. Nagkaroon lang ng change of plans, kaya ibebenta na lang nila. Tunghayan niyo po ulit bago tayo lumipat sa kabilang kwarto. Labas po tayo at ito po yung hagdan at meron pong customized window na meron pong fire exit at security grill. Ito naman po yung pangatlong bedroom kung saan hindi naman siya ganun kalaki at hindi naman ganun kaliit. Sakto lang po. Maliwalas din, pulido pagkagawa, meron pong sariling window, at meron din pong security grill. May sarili din po itong toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall. May shower enclosure. Wall-mounted bathroom cabinet. May bathroom sink.
at meron din pong overhead shower. Labas po tayo para ma-check natin ibang parte ng bahay. Yan po, tunghayan nyo po ulit. Although, hindi naman siya ganun kalaki pero maaliwalas naman po. Okay, labas po tayo. Ito po ulit yung hagdan papunta sa fourth floor. Ganun din po. Solid wood ang staircase at handrail, then metal ang railing. Akyat po tayo. Sa dulo po nito, meron pong staircase window. Kung saan, nakakapaliwalas din po yan para sa sirkulasyon ng hangin dito sa loob ng bahay. Nandito na po tayo sa fourth floor kung saan ito po yung hallway. So, identical din po. Dito po itong pintura, same color nung second floor at third floor. Ganun din po itong wooden door at itong flooring. Same design, identical po. Even itong corner glass window, ganun din po. At dito naman po yung balkonahe or terrace na naka-solid wood door. Yan po yung tinutukoy ko sa inyo na kakagawa lang na security grill. So, itong wall dito ay naka-brick stone design. At tempered glass naman itong corner glass. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong bedroom dito sa fourth floor. Meron po itong sariling toilet and bath. So, ganun din po. Naka-quartz bathroom sink. Then may bathroom cabinet, maayos naman ang toilet fixtures. Meron din po itong shower enclosure. Dito naman po ay naka-tile bathroom wall at meron pong overhead shower. Halos same setup lang po ng ibang mga bathroom. Gaya po nung nasabi ko sa inyo kanina, hanggang dito sa fourth floor, materialis pertis po. So, hindi po tinipid ni owner ito. So, ayan po. Tunghayan nyo po ulit itong napakaliwalas na bedroom dito sa fourth floor. At lalabas po tayo para check natin ang kabilang kwarto. Ito po ulit yung hallway at meron pong fire exit sa dulo at meron din pong security grill dito sa gilid. So, ito po yung last bedroom dito sa fourth floor kung saan halos pares lang po dun sa third floor. Hindi naman siya ganun kalaki at hindi naman ganun kaliit. Pero maliwalas po siya. Meron din po itong sariling aluminum glass window. At dito naman po yung toilet and bath. Ito pong toilet and bath, ganun din po. Maisang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall. From floor to ceiling po yan. Meron pong wall-mounted cabinet. At meron pong quartz bathroom sink. Ito naman po yung shower enclosure kung saan meron po itong overhead shower. Okay, labas po ulit tayo para check natin yung ibang parte ng bahay for recap. Okay, ito po yung last bedroom kung saan maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. May pin lamps at naka-tile flooring na rin po. So, yan po yung hallway. Ito po yung malaking bedroom dito sa fourth floor. At ito po yung staircase window. Pababa po tayo. At ito pong staircase ay solid wood. Ganun din po itong handrail. Pag in-assess nyo po, itong buong kabahayan, malamang masasabi nyo tama. Maayos, elegante,
at hindi siya tinipid. You might consider this property if you have enough budget, especially itong lokasyon. Okay. Mula po sa EDSA, ilang steps lang po. Opo, ganun po siya ka-accessible. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa EDSA or MRT, ang distance is 150 meters at 1 minute walk lang po. Okay, next is mula po sa East Avenue Medical Center or Philippine Heart Center at iba pang government offices dito sa Quezon City, ang distance is 1.3 kilometers, then ang travel time is 4 minutes. Mula naman po sa Trinoma or Bertismol, ang distance is 3.5 kilometers, then ang travel time is 7 minutes. At pagtawid nyo po ay SM North EDSA na. So napakalapit po nito sa lahat. At kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 17 kilometers, then ang travel time is 47 minutes. Sa mga mahilig pong mag-skip ng video, sana po hindi nyo na-skip tong portion ng location, distance at travel time. Para po, gaya ng sabi ko, pag na-assess nyo ang location nito, even itong quality ng pagkagawa, pwede nyo na po itong i-consider na property nyo dito sa Metro Manila. So, yan po ulit yung garahe. At ito pong covered car garage ay kakasya ang isang SUV. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na hagdan papunta sa maid's room. Akyat po tayo. Ito pong maid's room ay maayos din. So, decente naman po. Meron din po siyang wall-mounted cabinet, naka-tile flooring, maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. At meron din po itong sariling toilet and bath. Kung saan itong toilet and bath ay naka-tile bathroom wall, maayos naman po ang toilet fixtures, at meron din po itong shower. Medyo komportable naman po dito ang ating kasambahay, gawa ng meron din po itong natural ventilation. So, hindi naman po siya mainit. Meron po siyang mga windows. At mula naman po dito, meron pong access dito papunta sa loob ng bahay kung saan ang lock po ay nasa loob. Kaya hindi po basta-basta makakapasok kung sakali man na merong mag-attempt kung manggagaling dito sa garahe. Papasok ng bahay. Bababa na po tayo. At bago natin tapusin tong video, recap muna. Sa mga nag-skip ng video, ito pong 4-story na property ay nasa Quezon City. Walking distance lang po ito mula sa EDSA. May lot area po ito na 70 square meters. Ang floor area is 250 square meters. Halos bago pa po ito at hindi natirhan ni owner. Noong 2020 po natapos ang construction. Meron po itong 5 bedrooms, may maid's room, 7 toilets and bath, powder room at 1 car garage. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 22 million pesos. Hindi na po mawawala ang mga komento na kesyo ganyan, kesyo ganon. Pero po pag tinapos nyo po itong video, at ma-assess nyo na materialis pertes ang ginamit dito sa construction at quality ang pagkagawa, you might consider this property, especially ang lokasyon. At kabilin-bilin na ni owner, ayaw niya pong makipag-transact sa trustee or kamag-anak or sa broker. Ang gusto po niya, si buyer mismo ang makipag-negotiate sa kanya para mas mapapabilis ang transaksyon.
Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, meron po akong iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sana po naibigyan yung aking video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay mas malaking sukat ng lupa o di kaya ay farm lots, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po. Okay, reason for selling, property liquidation. Yun lang po. Shout out po pala sa napakabait at down to earth na si Sir, yung owner nitong property. Hindi po kayo mahirapang makipag-negotiate sa kanya kung sakaling maibigyan niyo itong property. Okay? Maraming salamat po.